Era la ronda nunca más porque era tanto bonito. Hagan por ello no la hagan, hagan su misma ronda nunca. Saan siguro ako ng Diyos? Imang taon na, hindi pa rin mawala sa isip ko si Craig. Eh, paano ka naman paparusahan ng Diyos if hindi ka naman naniniwala sa Diyos? Tsaka itigil mo na yung paninigarilyo ko. Hindi yan nakakabuti sa'yo. Maski na. Lagi kong naaalala ang nangyari kahit hindi ko nakita. Si Greg, matatara na sa altar. Pili niya po't magbawaan yun sa ibuhat. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag sa mga bisita kung ba't hindi ako sumipa. Guwapo-guwapo niya. Ang ganda na lang ako noon. Pero halimbing guwapa ka ay. Kami ang pinakamahusay na dancer sa aming mga group. Lalo na kapag pasunod eh. Kalimutan mo na kasi.
dito sa kolonya. Hindi sakit ang papatay sa akin. Alaal. Ikaw di ay, nung naaalala mo, siya pa lang ako nandarin ako dito. Wala na akong naaalala. Kahit yung nanay mo nagtakbo na sa'yo, hindi ko na siya iniisip. Pero may naaalala ko lang sa nanay ko. Isa lang. Kapag may lagnat ako, kinakanta niya. Sige ng baliwang. Malungkot ang pagkanta niya. Siguro'y dahil hirap ang buhay namin. Inalimutan ko na ang lahat. Yung mukha niya hindi ko na naalala. Pangako ka. Hindi mo nagagawin ko yung ginawa mo. This is different. Mix by Dr. Mercado. He is a doctor from the San Lazaro Hospital. Dok, parang wala rin ang nagbago. Konting pasensya lang, Ana. Si Tess, bago nabigyan ng parol, twice a week din ang injection niya ng Cholmugra. That man in Wakeso. He's no Leonard Wood. He does not believe in what we're doing here in Culio. These Filipinos, they just don't understand. Until they can take care of their own members, they will not be fit for self-governance. Dok, talaga po bang nangingitim? Oo, oh, nangingitim talaga. Ang ibig sabihin nun, mabisa ang kamot. Relapse daw si Testo. Si Lucia nag-relapse. Kasi nilagahan ang sarili. Pabaya. Aliko to. Buti na yung masakit. Ibig sabihin, hindi pa manid ang sugat. Gusto mo aral? Why na me? Dapat kasi, kahit wala na sa kunyon, iniingatan ang sarili. Kumakain ng tama. Ano may kakain? Sabi mo sa'yo ni Doris, naniniitan daw siya yung mga yung papagaling sa akin niya. Gagaling tayo dahil yung pagbibis ang mga hindi dahil sa isang tiba. Mayan po, parang. Good morning. Good morning, Lupita. Laging dyan, thank you po, Father! The first time I set foot on this island, the possibilities were endless.
police keep me alone, give or take, 100. And we are expecting two more. We have to take care of these numbers. In serio? People keep coming here thinking you're not succeeding. They are going to turn. You have to tell them you're receiving more and more patients. You can't just make things up. Okay.
Okay lang, tusok na ako. Tatlo po. Nakalimang tusok na ako. Ibig sabihin, may mga parte na ng katawan mo na walang nararamdaman. Makakauwi na po ba ako? Hindi na. At huwag mo nang uulitin ang ginawa mong pagtantang tumakas. Kababaeng tao tumalun sa dagat. Eh kung nalunod ka, tago pa namin. We will be doing everything to make you comfortable here in Culion. We will provide everything you need, from food, to clothes, to medicine. As you will soon see, we have a very progressive municipality. We have facilities for sports. We have movies. We even have our own money. This is the largest leprosario, a showcase to the world. Walang pwedeng lumabas sa inyo na walang pahintulot kay Dr. Cuevas. Huhulihin kayo. Hindi kayo pasamulan. May gate-traumati sa inyo na may sakit. At sa kabila, sa dalala, ang lugar ng mga sano o ng mga walang sakit. Nakilala niyo na si Dr. Cuevas kanina. Doktor. Siya ang bahala sa inyong katawan. Si Padre Salvino, Padre. Siya ang bahala sa inyong kaluluwa. Umalikod. Kanan. Umalikod. Kabilang. Pass me, please. Pass me. Huwag nakabukang bibig. Nakangamatid. Gusto mo kang pasukan niya ng langaw? Oh, sige, sarado mo yung bibig mo. Anong tingin, ha? Walikod. Sige. Ipagagalo daw sa Amerika para makahingi ng donasyon. Kaya magmukha kayong kawawa. Amin na po ito. Tapos ito pong kamay mo may lagi mo ng dito. Papakita natin. Tingin na po sa kamay. Nasa na yung mga gamit dito, di ba sabi ko sa inyo, ayusin ito. Pagdating na po si Sabado, kukunin po namin sa kanila. Kukunin na po namin ngayon. Kukunin sarili kong kwarto. Baka mauna pa akong mamatay dito sa bangko. Pangalan ko. Mukhang madami. Hindi ko sila makikita. Ang dami ng Diyos dito, ha? Di na ba tayo makakalabas?
Dito na ba tayo mamamatay? Wala akong mamamatay. Ako man ay matagal na ako dito. At naniniwala ko na balang araw ay matutuklasan din nila ang gabot para sa ating sakit. Basta ako, alam kong nananaginip lang ko ngayon. Pag-gising ko, wala na kayong lahat at nasa sabuna ulit ako. Mas mabuti siguro huwag nila ipinag-usapan ang buhay sa labas. Pero yung saktan yung sa dili. Ang gabi niyo na nandito na kayo habang buhay. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na makita si nanay at tatay pati ang mga kapatid ko. Sa tuwing ako'y pasasaktan at tigib ng kalungkutan, nariyan ka, aking mahal, at ako'y dinaramayan. Puso man ay may diparamdam, sa ngiti mo ay napaparam, at sa awit na iyong alay, nagliliwanag ng buhay. Si Merveyo. Thank you.
Nagpapapaniwala ka na naman sa mga kwento tungkol sa mga diwata. Bata pa lang po ako pinakwento na sa akin ng nanay. Kaya nga pwede na kasi hindi totoo, ha? Kamusta na nga pala si Elaine? Kaya yung binabalihan ng bahay ba? Maayos naman po. Father, may nagpapabendisyon po mula sa banal. Ah, ganyan din muna sa kong bed. Ano mo na kaya-bed?
Paris. Maraming salamat at bilang na kong ako. Gusto ko rin naman talaga mapanuntong palabas. Ibig sabihin ba niyan? Sinasagot mo na ako. Masyado kang nagmamadali, Jaime.
Nabuha ko na yung resulta ng test mo. Hindi ka nagsusuka dahil sa ritmo. Buntis ka. Kapag natuloy dito, hindi na ako nakakaalis dito sa kolonya. Tsaka isa pa ayaw pinturin ko ng dalaga nila. Ay, tumili ito. Pakasalan ka ng kamilang bata. Halong hindi ako makakaalis dito. Bakit hindi ka sumama? Ayaw mo bang manood ng sine? May maliit na pagka. Kukuli daw ako at ibabalik sa Maynila. Tahan na. Parang ginip lang yun.
Sana nga po totoo'y. Makakaalis pa po kaya ako dito? Oo. Napipiho ko. Isang araw matutuklasan din nila ang luna sa ating sakit. Hindi na tayo panitirihan. Makakapiling na natin ang mga mahal natin sa buhay. Siyang isang diary. 1927 ang nakalagay ng betsa. Sino nagsulat? Anong nalan? Walang nakalagay ng pangalan. Pero mukhang babae. Nagpapalibutan ako ng mga buhay na patay. Palang araw ba'y magiging kagaya nila ako? Buo pa rin ba akong tao kapag nawala ang mga bahagi ng katawan ko? Hindi ako humihingi ng awa. Gusto ko lang maintindihan anong ibig sabihin ng Diyos sa mga nangyayaring ito. Napakalungkot naman. Ang galing niya magsulat. Kaya ako mag-iwi. Baka guro. O kaya man humulat mismo. Ang nangingibig mong ilaw. Ana, kausapin mo na. Dali ng best mo na rin naman na ibigay sa kanya yung katawan mo. Anong kailangan? Hindi mo may lang inaalam sa akin na nagdadaan ang tao pa pala.
Dito naman ito yung gusto. Pakakasalan kita. Bigyan natin ang mga ilong bata. Di niya kailangan pa. Saka isa pa, tigilan mo na yung kadadala ng isda sa bahay. Nagmumpa ng talipapa. Ang sansa. Ano mas kailangan mo naman ang pamalusin mo pagkain mo? Pwede kong buwan ng kula para sa bata. Pwede ba, Kanora? Huwag na tayo makita. Siguro nang iba sa inyo. Kung nagawa ni Mabel, bakit hindi niyo magawa? Gusto niyo bumalik sa buhay sa labas. Lukuwain sa dili! Ibali nang mahawa ang mga mahal niyo sa buhay? Ibali nang pagdirihan kayo? May gagawin ko sa loob. Si Mabel. Sana po kung hindi po bangay. Baka po. Wala na siya. Tumapos kagabi, hindi na mahal. Alam mo, ano nga ba pangalan mo? Kayong mga lalaki. Parang hindi ko naman yung gusto eh. Bakit mo maintindihan? Eh gusto ko naman maintindihan.
pupunta daw eh. Sa bahay na lang daw siya. Saan kayo galing? Tagalaw ko kami. Dalawa, tatlo. Nakikita ko na yung ulo. Ayan na siya. Ano anak mo, diba? Hello, hindi. Isang hindi mo lang. Tingin ko ba yung bibig mo? Yung nasa ilong? Hindi. Naintindihan mo ko. Sanggol pa lang siya, hindi man lang niya naramdaman ang dibdib ko. Hindi na kailangan. Putulin mo na kung ano man ang nararamdaman mo sa kanya. Naging ina na ho ba kaya ni Mami? Gano'n na hindi ninyo ako maiintindihan. Hindi ko pa bayang.
Kasalanan mo, anak. Kasal. Ayun. Tana. Huwag ka na umiyak. Nandito na ang nanay. Kamukha mo. Hindi. Kamukha ni Kalor. Nakalasing ko lang po ang dalaw. Bawa lang po matatapos. Nakita niyo na ho ang anak niyo. Wala na siya tira. Nung isang buwan pa dinala sa Manila. Sa gabi. Tarinig kong umiiyak ang anak ko. Tagahibig ang bata ko. Kaya maski wala na siya, pupunta ako rito. Ana, sinasara na nila yung kurtina. Nakita mo na siya. Sinunod ko ang pangalan ng baby natin sa pangalan ng nanay ko. Sara, tsaka sa apelido mo. Marasiga. Sara! Nay Pamen! Nay Pamen! Si Sara!
rin na kasama yung mga bata walang sakit. Arap ka rin din din. Saan sa Maynila? Ano? Saan? No sabi mo kung prevenyo. O sabi ito prevenyo. Sa laresa mo lakil po, na yung buhay pasaporta ang pangsukuryo. Naya na sinasabi na! Nasa bahay ang punan, baka sa welfare bill, hindi natin pwede sabihin sa'yo, Ana! Bawal doon! Kinuha nila yung anak ko. Kinuha nila yung anak ko. Sila nung kumuha. Pwede mong ibuhos sa akin ang lahat. Ang galit mo, ang lungkot mo. Diba? Mag-usap tayo magkakaibigan. Lagi tayo nandito para sa isa't isa. Binihira ko. Thank you.
Kita balik natin mamaya at tinuhin ko na tayo. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Ana. Naiintindihan ko. Deproso rin ang mga magulang ko. Taga Cebu. Nakita ko kung gaano sila pinandirihan. Lagi na lang nagtatago. Hanggang sa mamatay. May ibang bansa akin. Pinag-aral ako. Nursing ang kinuha ko. Dahil gusto ko paglipuran ng mga leproso. Kaya nung nabalitaan ko, tinayaw ko na yun. Agad ako ng voluntaryo. Dito na ako mamamatay, Ana. Ayaw mo dito mamatay.
favorite teacher mo. Nilulungkot na po ako pag naiisip ko si Ma'am Doris. Dami niya po kasi natuturo sa akin. Gusto mo turuan kita? Teacher din ako dati. Turuan kita. Ano po ang tinuturo niyo? History, PE, dance. Kapag nagsasayo ka, kasundo ng mundo ang iyong katawan. Wala nang sasarap pa. Hindi po ako marunong sumayaw. History na lang. Alam mo ba, ang history, importante para alam natin kung ano yung mga nangyari noon. Mahalaga ang mga alaala. Importante ang mga giyakian. Hindi pwedeng kalimutan. Kahit na masakit. Kaya ng Pilipinas. Lagi tayong sinasakop ng mga dayuhan. Una mga Kastila. Tapos ngayon naman mga Amerikano. Pag-aaralan ko po ang kasaysayan natin. Bawat isa rin sa atin may kasaysayan. Alas na ako. Ikaw ba? Nasasabi ba si Father Salvino tungkol sa mga magulang mo? Wala ako. Basta lang po, iniwan po ako sa gate ng baby pa ako. May panauhin ka. Paano naman ako magkakaroon ng panauhin? Tinalikuran ko na ang mundo. At itinakwin na rin ako nito. Mga kapatid ko, mga kaisuunan ko, si Greg, nagpatulong yata sa isang politiko kaya't pinayagan. Tagal kanyang hinanam. Nadala pang mga mulaklak. Puntahan mo na. Mahal ka pa rin niya, titas. Sabihin mo yan sa mga kamay ko. Sabihin mo yan sa iyo.
Tunay lang naman nabuta ko mga damit niyan. Dito ba niyo ulit? Oo, nagtatago. Ayaw na bumalik ng Amerika. Kawawa man, nakita namin. Ang hindi ko din, lumala ng sakit. Pero yung solusyon ngayon? Pinalit na ito sa Amerika. Gusto ko maligyan ang katalungan nila dahil sa kanya. Mayroon pa ng madre. Ayaw kong malaman ang iba yung nangyari sa kanya. Ayaw kong matumisan yung pangalan niya. May parusa ba sa pag-ibig ng hotel? Sino naman nagsasabi magkakagyera? Napapaniwala ka sa chismis eh. Paniwalain sa atin. Magkikirahan na ang mga Amerikano at ang mga Hapon. Papa nila ako. Ayaw nila ako masakit.
Ito ang listahan ng mga hindi darating. Mga sulat. Mga bisita. Mga tinging tumatanggap. Mga yakap ng mga mahal sa buhay. O maski yakap ng hindi kakilala. Mga pasalubong. Baby powder. Lipstick. Birthday party. Graduation. Daddy, Mommy, Kuya, Utso. Pag-asa, gawin. Diyos. Ito naman ang listahan ng mga mananatili. Ang araw, ang buwan, ang mga kubo, ang puno, ang lupa, ang dagat, ang hangin. Siya, sila, kami. Ako. Ang kulihan. May mamin. Galing mo sa tenement namin ni Titas. Hindi ko alam, may naibong palang tayo si Julia. Sino mo siya? Isa din ba siya hindi? Lagi siya nagsusulat. Lubo na bata. Trese anos lang. Iniwan ang mga magulang. Ang bata pa pala niya. Hindi din siya nagtagal. Nagbili sa bago na matay. Gusto niya sunugin ang bangkay niya. At saka ikalat ang hapo sa dagat. Pero hindi yan pinahihintun na dito. Bawal gano. Kaya inilibing namin siya sa sementeryo. Sinusunod na namin ang mga talitap na nang gamit niya. Ay may nakakapagtakang nangyari. Kabuburing-buring. Si Julia.
Napakaliwaga na lahat. Pinas! Pinaman na ba ako sa Pearl Harbor? Nasa ko kita ulit ang Pilipinas. Tiyan na! For all saved here inside the church, La Puerta Nesta is here in the fortress. Can't you see? It's crumbling. It may be old. Yes, it's there. It has been stood in a ring. Kamu sa gawo ng ila. Bakit? Sa natin sila? Wala na tayo ng Amerika. Basta sa kaaway ng Amerika. Kaaway din natin. Ang kailangan natin, dagdagan ng mga tao ng Rwanda. Kung pupigil nila tayo mula sa langit. Hindi. Sa dagat yung dadating. Some doctors and nurses have left from the Manila already. All of you are free to leave Puyo. I'm sorry, we cannot protect you. We can protect ourselves. Indong lalaki. Bago kayo makita ng mga hapon. Thank you.
Thank you.